So, kamusta kayo mga pre? Si Chris Andersen o yung tinatawag nilang Birdman ang isa na siguro sa pinakilalang non-superstar na player sa NBA. Lalo na nung naglalaro siya para sa Denver at Miami. Isa din siya sa mga players na may kakaibang transformation sa NBA na minsan ay hindi na nga maganda ito para sa kanyang image. Kaya mga pre, alam ko matagal nyo nang iniintay ito, kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging buhay ni Chris Andersen. Uunahan ko na kayo, ang buhay ni Birdman ay yung tipo ng tao na mayroong pagkakamali din sa buhay, kaya isasama ko rin yan sa video na to. Para lalo nyo makilala at maintindihan ito si Birdman, ay mag-uumpisa tayo sa basic, mula pagkabata papunta sa NBA, at yung transformation niya mula Chris Andersen papunta sa Birdman, kaya simulan na natin. Si Chris Andersen ay lumaki sa part ng Long Beach, California. Ang tatay niya isang correction officer at isang pure blood Danish or isang immigrant mula sa Denmark. Ang nanay naman niya na si Linda Holobeck ay isang waitress sa naval base na naglaro din ng basketball nung nasa high school. Kaya masasabi natin yung hilig sa basketball ni Chris Andersen ay nakuha niya sa kanyang ina. Nang 4 years old na si Chris ay lumipat ang kanilang pamilya papunta sa Texas gamit ang loan na kinuha ng kanyang mga magulang. Na pagdating niya sa middle school ay pinadala sila ng kanyang mga magulang sa isang group home sa Dallas kasama pa ang dalawa niyang kapatid sa loob yan ng 3 taon dahil sa hirap ng kanilang mga magulang na masuportahan ng 3 bata. Katulad ng iba mga teenager sa US ay nakaranas din itong si Chris na gumamit ng drugs. Nagsimula ito sa patikim-tikim hanggang sa lumalim at ang vision na yon ay mahirap ng tanggalin. Naging addict siya dito at nagsimula na rin siya magpatato na nadala niya hanggang ngayon. Sa high school, dahil sa kakaibang tangkad ni Chris, ay kinumbinsi siya ng basketball coach ng Lola High School na sumali sa team para makakuha siya ng scholarship pagdating sa college. Para bang malasakuragi ang datingan ni Chris Andersen nung nasa high school? Kaso dito ay hindi nga babae ang nag-alok sa kanya. Kahit nasa high school na si itong si Chris Andersen ay hindi pa siya nakakapaglaro ng organized basketball. Pero hindi siya maituturing na isang baguhan. Kasi sa mga playground sa lugar nila ay nakakalaro niya ang kanyang mga kaibigan pati na rin ang kanyang mga kapatid. Kaso lang mga pre, patulad din ni Sakuragi na may talent nga at sinasabing henyo sa basketball, ito nga si Chris Andersen ay hindi pinagpala pagdating sa academics. Noon kasi ay target siyang makuha ng University of Houston at dahil hindi niya nakuha ang required grade ay naglaro na lamang siya para sa Division 2 ng NCAA. Na kung saan ang coach ng Bleed College ay ang tatay ng coach niya sa high school. Naglaro lamang siya dito ng isang season at naging leader para sa Blacks sa buong NCAA Division 2. Nang 1999 ay nakumbinsi siya ng kanyang mga kaibigan na pwede na siya maglaro ng professional basketball. Kaya umalis agad siya sa team. Ganito yan mga pre, nung umalis siya sa college team nila para maging pro ay hindi niya alam na dapat pala mag-file ng application para sa NBA draft. Kaya ang nangyari nung 1999 ay hindi siya nakasama sa listahan bilang draftees. Pero kinonsider pa rin siya bilang free agent ng mga time na yon. Ang ginawa ng kanyang coach sa high school ay isinali ito sa mga semi-pro league at exhibition game sa Texas. Hanggang makita siya ng isang team sa Chinese Basketball Association. Naglaro siya dito ng 1 taon bago bumalik sa US para magka-offer para sa New Mexico na member ng International Basketball League. Tinundan ito ng paglalaro niya sa International Basketball Association. Sa mga time na to ay hindi talaga maituturing na basketball prospect itong si Chris Andersen. Ang isa talaga sa mga asset niya ay yung kanyang rebounding at hustle sa game. Kahit ganon ay halos hindi nga siya nagagamit at minsan pa ay saglit lang ipinapasok hanggang sa maglaro siya sa Summer League noong 2001 para dito sa Cleveland Cavaliers. Dito siya nakakuha ng kontrata para sa Phoenix Suns pero agad din siya binitawan bago magsimula ang season. At dito magsisimula kung paano nakilala si Chris Andersen. Sa taon din na to ay nadrop naman siya bilang first overall pick sa NBA D-League, ang unang season ng minor league ng NBA. Matapos lamang ang 2 games sa D-League ay kinuha agad siya ng Denver at pinapirma agad ng kontrata. Siya lang ang naging unang player sa NBA ang nagmula sa D-League at naging top per minute rebounder at shot blocker sa NBA. Meaning nun mga pre, kada ipapasok siya sa court, sa isang minuto ay makakakuha siya ng alinman sa rebound or block. Kung tatanungin nyo naman kung saan galing ang nickname niya na Birdman, ay nagmula ito sa kanyang 2 teammate. Sina Junior Harrington at Kenny Satterfield. Dahil ito sa reference ng kanyang wingspan at kakaibang galaw pag nasa arena.
Nang 2004 ay naging free agent itong si Birdman at nakakuha siya ng malaking kontrata sa New Orleans Hornet. Sumali din siya sa slam dunk contest ng 2005. Ang pinaka-familiar talaga ay ang dunk attempts niya na nagminti siya ata siya ng mahigit sa 8 beses. Naging maganda talaga ang pinakita niya sa New Orleans kumpara sa Denver, lalo na't nasa kanila pa noon si Chris Paul na magaling din na point guard. Nang 2006 ay nangyari ang isa sa malaking issue sa basketball career ni Birdman. Nahuli kasi siya ng NBA na positive sa isang banned substance, kaya naban siya sa NBA ng 2 taon. Noon ay tinagpa siya ng NBA sa category na drug of abuse na posibleng hindi na siya makapaglaro na based nga sa NBA Collective Bargain Agreement. Nilabanan pa ito ni Chris Andersen sa korte at pinanigan naman siya na 2 taon na lang siya masuspend. Ang tumulong sa kanya noon ay ang isang lawyer na kaibigan niya, si Mark Bryan, na nakilala niya sa Denver. Habang wala sa NBA itong si Chris Andersen, ay pumasok siya sa rehab at naging coach ng isang basketball team sa Denver. Noong March 2008 ay inaprobahan ng NBA Player Association na payagan na makapaglaro ulit itong si Chris Andersen sa NBA. At dahil under pa rin siya sa kontrata sa New Orleans, ay tinapos niya ang 2008 season dito. Nang July ng taon din na yon ay bumalik siya sa Denver, kung saan ay nagkaroon talaga siya ng magandang karir. Naging pangalawa pa nga siya sa buong season sa blocks. At naging isa sa popular na player sa Denver bukod dito kay Carmelo, dahil sa kanyang pang showtime na antics, lalo na pag makaka-block or makaka-dunk ito. Gagawin niya kasi ang kanyang signature pose na Birdman. Naging malaking factor din siya sa playoff, lalo na nung nakatapat ng Denver ang Lakers sa West Finals noong 2009. Sa mga panahon din na to, ay pansin na rin ang pagdami ng tattoo ni Chris Andersen sa kanyang katawan. Kumpara sa mga naunang taon na paisa-isa lang ang pinalalagay niya, nang 2010 ay pinalagay niya ang tattoo na Red Wing sa kanyang bicep na ginagamit niya pag magse-celebrate siya matapos maka-blocks or maka-dunk. Naging trademark din ni Chris Andersen ang kanyang mahabang buhok na minsan niya ay ginagawa pa niyang mohawk style, kaya lalong litaw ang mga tattoo nito at ang pagiging maangas sa court. Mapapansin na rin ang nakatattoo sa lieg nito na Pre-Bird dahil ito sa kanyang nickname at fan siya ng Lynyrd Skynyrd. Ang isa din sa malaking balita noon kay Chris ay nabiktima siya ng catfishing o yung gumagamit ng mga peking profile ng mga kilalang tao para makapangloko. Dito naman ay may isang bogus na account na ginamit ang isang picture ng isang Canadian model at sinubukan lukuhin itong si Birdman. Ang ginawa kasi ni Chris Andersen ay chinat niya sa Facebook ang model na yon sa mismong account niya at napaganda pa ang naging resulta. Hindi ko napapahabain yan mga pre, isa lang talaga yan sa naging malaking balita noong 2011. Siguro mga pre, ito ang pinakamasakit na gagawin sa'yo ng isang kaibigan. Nang 2012 kasi, ang GM noon ng Denver ay si Masai Ujiri, na kaibigan na matalik ni Birdman. Ang nangyari kasi ay umiiwas sa tax noon ng Denver, kaya winave nila sa Birdman sa pamamagitan ng amnesty clause. O yung pagpapawalang visa ng kontrata dahil sa babayaran ito sa mas mababang presyo. Alam naman natin ang NBA ay isang business, pero ang nangyari ay napaganda pa ito para kay Andersen. Kasi noon ay nakatutok na sa kanya si Coach Eric Spoelstra na kinausap niya pa si Pat Riley para isign lang ito. Ang nangyari ay binigyan muna siya ng 10-day contract at dahil sa maganda ang pinakita ni Chris Andersen at magandang blend nito kay LeBron ay binigyan ulit siya ng pangalawang 10-day contract hanggang sa isign siya sa kabuuan ng taon. Nang dumating siya sa team ay naging part siya ng 27-game winning streak ng Heat at sa kabuuan ng season ay meron siyang 37 na panalo at 5 talo. Naging popular din siya sa mga fans ng Heat dahil sa kanyang mohawk, mga tattoos, Birdman celebration at hustle sa game. Nang 2013 playoff ay nabreak pa niya ang record ni Alonzo Mourning na makagawa siya ng 7 field goals na walang sablay. Sa finals naman, nang 2013 laban dito sa San Antonio ay naging malaking bagay talaga siya para sa Heat sa depensa at naging malaking presence pag nasa loob ng paint. Sa kabuuan kasi ng postseason na yon ay nasa 80% ang kanyang percentage, ang record na pinakamataas na field goal percentage sa playoff, at dito ay nakuha niya ang kanyang NBA championship. At dahil nga dyan ay binigyan nga siya ng kontrata pa ng Miami para makapag-stay pa sa kanila at nakapasok ulit siya sa finals noong 2014. So yan mga pre ang naging kwento ni Chris Andersen. Kung tatanungin niyo naman ako kung nasan siya ngayon, ay na-discuss ko na nga yan sa last video ko. Mahirap na kasi yung barang market-market, yung paulit-ulit. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay iligay nyo na lamang sa comment section.